Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, mahalaga ang tubig sa ating buhay. Napakasarap uminom ng malinis at malamig na tubig kapag tayo'y nauuhaw. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang malinis na tubig ay binabanggit ni Jesus upang ilarawan ang inilalaan niyang walang hanggang buhay para sa atin. Si Jesus lamang ang makapapawi ng ating pagkauhaw sa kaligtasan. Sa pagdiriwang natin ng Eukaristiyang ito, dumulog tayo sa Diyos upang tulad ng Samaritana, makasalo rin tayo sa tubig na buhay na inaalok ni Jesus. At upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taintim na nanalangin si Moises sa Panginoon, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayun nga ang ginawa ni Moises at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba dahil sa dooy
Nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin na mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y, mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin ng mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat, maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagkami di mauhang, nagpupuri
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sikar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ng balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa inyo ng inumin, marahil kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." Ginoo, wika ng babae, "Malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito ay muling mauhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, Ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi niyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas at tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus. Kahit paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa 3rd linggo sa panahon ng Kwaresma at magandang simula ng pagninilay natin sa umagang ito
sa isang simpleng tanong. Nakakatatlong linggo na ng panahon ng Kwaresma, handa na nga ba ang ating mga puso sa pagtanggap kay Jesus na muling nabuhay? Nakapaghingi na ba tayo ng kapatawaran? Nakapagkumpisal na po ba tayo? Nakatulong na ba tayo sa mga taong tunay na nangangailangan? Hindi pa po tapos ang Kwaresma, may 2 linggo pa. At sana gamitin natin ang mga natitirang oras na ito upang tunay na maihanda ang ating mga sarili at puso. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa para sa araw na ito, pinapaalahanan tayo ng isang bagay na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Sa ating pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ng mga Israelita. At tandaan natin, mga kapatid, ng mga Israelita ang piniling bayan ng Diyos. They were chosen, they were called the chosen people of God. Pero tandaan natin, nung sila ay pinili ng Diyos, sila ay inalis ng Diyos sa pagiging alipin sa Ehipto. Sa ating unang pagbasa, ito po yung pagkakataon na sila ay papunta sa lupang pangako. At habang sila ay papunta sa lumang pangako, ano ang hinahanap ng mga Israelita? Naghahanap sila ng tubig. At ano ang reklamo nila? Kahit na kami ay alipin sa Ehipto, nakakainom kami ng tubig. Kahit na kami ay alipin sa Ehipto, nakakakain kami. At ano po ang pinapahiwatig nito? Hindi nila makita ang kabutihan ng Diyos. Hindi nila napansin yung kabutihan ng Diyos na sila ay alisin sa pagkaalipin. Nung pinagninilayan ko nga uho ito, kung ako ang Diyos, marahil sasama ang loob ko. Kung ako ang Diyos, marahil susumbatan ko sila at sasabihin ko, kayo na nga ang pinalaya, kayo pa ang manunumbat sa akin, hindi man lamang kayo marunong magpasalamat. Pero hindi ganun ang Diyos. Sa ating unang pagbasa, napakinggan natin na mas namutawi ang grasya ng Diyos. Mas namutawi ang awa ng Diyos. Mas namutawi ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya ano ang kanyang ibinalik sa kanila? Binigyan sila ng tubig. Mga kapatid, ilang beses man tayong magkasala sa Diyos, ang Diyos patuloy pa rin tayong bibigyan ng pagpapala. Uulitin ko po yun. Ilang beses man tayong magkasala sa Diyos kay Poong Jesus Nazareno, ang Diyos patuloy pa rin tayong bibigyan ng pagpapala. Bakit? Dahil ang Diyos na meron tayo ay Diyos na mabuti. At ang pagiging mabuti ng Diyos nakaugat sa kanyang pagmamahal sa atin. Di ba ganyan din naman ang mga magulang? May mga magulang ba na nandito? Ilang beses mang madapa ang inyong mga anak, ilang beses man silang magkasala, ano ang sasabihin ng ilan? Tatanggapin ka pa rin namin dahil anak ka namin. Tatanggapin ka pa rin namin dahil mahal ka namin. Ang relasyon natin sa Diyos, ganyan. Magkasala ka man, pero ang Diyos
hindi mapapagod magbigay ng pagpapala. At yan din ho ang ipinaramdam sa atin sa ating ebanghelyong napakinggan. Ang kwento ng isang Samaritana. At sabi po sa ating ebanghelyo, nagmula po siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sikar. Yun ho yung lugar. At ang tingin ho ng mga Hudyo sa mga Samaritano o sa mga Samaritana ay mga pagano. Walang Diyos. Hindi naniniwala sa Diyos. At kung titingnan natin, sino ba itong Samaritana na ito? Isa pa siyang babae. Nung panahon na yon, napakababa po ng tingin nila sa babae. Hindi pinakikinggan ng babae. Sino pa itong Samaritana na ito? Isa po siyang balo. May pito siyang asawa. Ibig sabihin, pinarusahan siya ng Diyos. Napakababa pa din ang pagtingin nila. Kaya nga kung mapapansin po natin, anong oras po siya umiigib ng tubig sa balon? Katanghali ang tapat. Dahil kapag katanghali ang tapat, mainit, walang umiigib ng tubig dahil puno siya ng kahihiyan sa kanyang sarili. Pero nandoon si Jesus. At sa kanilang pag-uusap ni Jesus, si Jesus pa ang gustong makiinom sa kanya. Pero ano ang napagtanto ng Samaritana? Na yung tubig na binibigay ni Jesus ay tubig na magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ano po ang kahulugan nito, mga kapatid? Nang pagtingin sa kanya ng Jesus, walang panghusga. Ang pagtingin sa kanya ni Jesus, walang pangliliit, pangmamaliit. Ang tingin sa kanya ni Jesus, walang paghamak. Mga kapatid, nung pinagninilayan ko ito, nasabi ko na lang sa aking sarili, iba talaga ang pagtingin ni Jesus sa pagtingin ng mundo. Dahil ang pagtingin ng mundo, kapag ikaw ay nagkasala, habang buhay ka nang mamaliitin, kapag ikaw ay nagkasala, wala ka ng karapatan maging tama, kapag ikaw ay nagkamali, ikaw ay kukutyain. Pero kapag tumingin ang poong Jesus Nazareno, laging mas namumutawi ang awa. Mga kapatid, ang awa ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin, na ibinibigay sa atin, ibinibigay yan hindi dahil tayo ay karapat-dapat. Ngunit ibinibigay ang awa ng Diyos dahil ang Diyos ay maawain. Pakitandaan ho yun, ha? Hindi dahil karapat-dapat tayo sa awa ng Diyos, hindi dahil karapat-dapat tayong patawarin ng Diyos, kundi ipinagkakaloob ang awa at pagpapatawad dahil siya ay Diyos na maawain, Diyos na mapagpatawad. Kaya nga yung pagtatagpo ng Samaritana at ni Jesus, ano ang naging dulot nito? Yung Samaritana naging apostoles, naging tagapagpahayag patungkol kay Jesus. Sa madaling salita, nung natagpuan niya si Jesus, tunay na nabago ang kaniyang buhay. Mga kapatid, sa pagtatagpo natin lagi sa Panginoon sa pamamagitan ng Eukaristiya, nagbabago ba ang buhay natin?
Alam niyo po, isang bagay na kinalulungkot ko po bilang isang pari, kapag nakakarinig po ako ng kwento ng isang Katoliko nagbagong buhay dahil nag-iba siya ng relihiyon. Diba, nakarinig tayo, may mga tao na dating sabungero, dating nambababae, no? Dating laging nagsusugal. Pero ano sinasabi nila? Nung umalis ako sa pagiging Katoliko, nagbago ang buhay ko. Hindi ba tayo bilang mga Katoliko, tinatanggap natin si Jesus, nakikiisa tayo sa Eucharistia kay Jesus, nakikipagtagpo lagi tayo kay Jesus, pero nagbabago ba tayo? Parang ang sama po ng tingin niyo sa akin. Paglabas ho ba natin ng simbahan mamaya, nandoon na ho ba yung pagbabago sa puso natin? O balik lang tayo sa mga ordinaryong bagay na ginagawa natin? Manira ng kapwa, magsinungaling, mangutya ng kapwa, magsalita ng hindi magaganda. E kung gayon, baka hindi pa talaga natin tunay na nakakatagpo ang poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ngayong ikatlong linggo ng panahon ng Kwaresma, panawagan sa atin, magkasala, madapa, mahirapan sa buhay, pero ang Diyos patuloy ang kanyang pagpapala. Dahil hindi man tayo karapat-dapat sa kanyang awa at pagpapatawad, ngunit ang Diyos ay tunay na mawain. At ang kanyang pagiging mawain, nakaugat sa kanyang pagmamahal sa atin. At itong pagmamahal na ito na patuloy na pinaparanas sa atin ng poong Jesus Nazareno, ang magdulot nawa sa atin upang tayo ay magbago, upang iayos natin ang buhay natin ayon sa kagustuhan ng Diyos. May dalawang linggo pa ng ating paghahanda. Nawa, makita at makatagpo natin nawa ang tunay na Diyos. Makatagpo natin ang poong Jesus Nazareno na tunay na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tunay nga ang ating Diyos, ang ating manunubos. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang tayo'y makasalok sa tubig ng buhay, siyang papawi sa ating pagkauhaw. Buong pagtitiwala ating ipanalangin
O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahang maging daluyan ng tubig sa kanilang ministeryo at paglilingkod sa kawang nasa kanilang pangangalaga. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Patirin mo ang pagkauhaw ng kalooban ng aming mga pinunong nasyonal at lokal upang sila ay maging maawain at mahabagin sa kanilang pampubliko at pribadong buhay. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging bukal ng pag-ibig nawa ang bawat pamilya. Ikaw na tubig ng buhay upang bawat magulang, anak, kapatid at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa ang aming mga minamahal na yumao ng buhay na walang hanggan sa iyong pag-ibig, Ama. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Itaas din natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pawiin mo ang aming malalim na pagkauhaw, O Ama, upang kami rin maging daluyan ng iyong biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo na aming tagapagligtas at tubig ng buhay. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pasunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking inibig. Sa'yo, Ama, aming mando, ang tinapayatala na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng Manalangin kayo mga kapatido pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo at matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig, sa babaeng taga-Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masiding hinahangad ng pag-ibig mo'y may pakilala sa mga sumasampalataya
sa Kanya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong katakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Diyos na maawain at mapagpatawad. Siya ang kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Inamuli
isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay upang kaganda. Panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pundo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula, DDD, na maging bukas palad sa ating kapwa. Marami pong salamat. Announcement for recollection. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikatlong Lenten recollection sa darating na March 14, 2023, Martes sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan.
Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Earl Alison Valdez, ang ating pong touch priest. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsasalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos na wang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutang na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihan at maawain Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, po ang lahat.